guys, ang i-diagnose natin ngayon ay Dad's Durango. So Dad's Durango to guys, i-diagnose natin, nag-overheat daw. So ang nakita kong una, initial findings is yung water pump, may leak. Ayun, may leak yung water pump. So yun yung initial finding ko. So nag-overheat daw to. Yan guys, yung makina ng Dad's Durango. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng water pump ng Dad's Durango. Saka paano magpalit ng belt ng Dad's Durango. So papakita ko sa inyo yung step by step process. Kung alin yung unahin ninyo pagtanggal at saka hanggang sa pagbalik. So panoorin nyo guys kung paano ko umpisahan na tanggalin lahat ng mga accessories. So una, tinanggal ko na dyan yung air duct at air filter box para ma-access ko yung bracket ng air duct. So panoorin nyo guys hanggang sa huli para may idea kayo paano magtanggal ng water pump ng Dad's Durango. 2016 photo. So dyan guys, makikita nyo, una, tanggalin ninyo yung radiator cap para ma-release yung hangin doon at mabilis bumaba yung tubig. So pinatanggal ko ngayon yung front engine na underneath cover niya na plastic para ma-access ko yung drain plug ng radiator. So yan, natanggal ko na yung cover. Yan yung unahin niyo para ma-access niyo yung drain plug niya tsaka yung radiator cap. Tapos na-access niyo, diyan na ninyo luluwagan yung drain plug ng radiator para lumabas na yung coolant para ma-release niyo siya. Ayan guys, yan yung leak niya. Sa water pump galing yung coolant na yan, na leak water pump. So na-confirm natin guys na water pump yung ano, hindi lang sa hose kundi sa water pump. So yan doon. So ngayon guys, unahin natin yung pagtanggal itong upper hose or inlet hose. Ito yung thermostat housing kasama sa water pump housing. So kailangan natin tanggalin to upper hose or ang inlet hose niya para ma-access natin yung belt. Pagtanggal natin belt, kasunod yung pump. So na-release ko na yung coolant guys sa baba. Ayan, pinapaubos ko na lang yan coolant. So mamaya balitaan ko kayo. Natanggal ko na yung hose ito. Ito, upper hose or inlet hose ng radiator. Tanggal ko na dito sa thermostat. Dalawang tornilyo lang to na 13, tatanggalin nyo. Ngayon, tatanggalin ko naman yung belt para mailabas ko yung pan. Tatanggalin ko yung belt para mailabas ko. So, unang tatanggalin mo, belt. Sumunod, ito kasi nakaharang to. Tsaka ito tensioner, idler at tsaka tensioner. So matatanggal muna yung guys. Tapos bago natin makalimutan guys, isalin nyo pag check yung heater core kasi minsan pag may leak doon, mag overheat pa rin yan. So sa ngayon wala naman ako nakitang leak doon sa external part nya. So okay naman yung appearance. So tanggalin ko na muna guys yung. So pag natanggal na ninyo guys yung idler, tensioner, ito yung idler bearing saka tensioner bearing, pag natanggal nyo yan at saka yung belt, so i-check nyo rin kung okay pa yung idler bearing or yung idler tensioner bearing at saka yung belt para isahang gawa lang guys para masabi nyo doon sa customer or doon sa manager ninyo. So kasunod ngayon, tatanggalin natin itong sensor at saka itong pipe doon sa
ito jis lang, iangat lang natin para mahubot tong pump. Tanggal nyo niya guys yung ano, connector sa engine coolant temperature. Ito naman, iangat nyo lang to guys, dahan-dahan para hindi ito mabasag. So, kuha kayo ng pangkalang dito para nakaiwas siya dito sa butas. Yan. Para mailabas nyo itong pump. So, ang kasunod niyan guys, ito yung lower hose. Lower hose yung outlet hose, kumbaga. Tatanggalin natin yan. So, ngayon guys, natanggal na natin yung hose dito, lower hose or yung outlet hose. So, ngayon, tatanggalin natin yung mga tornilyo na 11 katornilyo na size 13. So, yan. Tinanggal ko na guys. Yan, tinanggal ko na. So, nagpaiwan lang ako ng isa. So, ngayon tatanggalin na natin yung water pump. Ngayon guys, bubunutin na natin yung water pump. So, maglalagay lang ako basahan kasi mainit. So, yan. Yan, nabunot na natin. So, lagay natin dito. Yan, yan yung water pump niya. So, mainit-init to siya guys. Kaya naglagay ako ng basahan sa kamay ko. So, yan yung ano. So, ngayon, yan, clear out na yung area. So, ganyan lang guys, magtanggal ng water pump ng Dodge Durango. So, mga 5.7, 6.4. So, halos pari-parehas lang yun sila. So, except lang sa 3.6 guys. So, maraming salamat guys sa inyong panunood tsaka pakikinig. At saka paki-like, share, subscribe na rin ang aking YouTube channel. At saka paki-click ng notification bell button guys. So mamaya ipapakita ko na sa inyo yung finish ng aking ginawa. So kung ano yung huling mong tinanggal, yun yung una mong ibalik. Kung ano yung pinaka-una mong tinanggal, yun yung pinaka-huli mong binalik. So yun lang guys. So ito guys yung dahilan kung bakit nagli-leak yung water pump. So siya. So, tingnan nyo guys, ha? Umaalog na. Sira na yung bearing sa loob. Kaya tumatagas na siya dito. May leak marks na siya. Leak marks dito, leak marks dito. Tapos yan, mga talsik niya yan. So yan yung dahilan guys. So ito yung engine coolant temperature sensor, ito yung thermostat. So yan yung water pump assembly guys. Yan guys, maandar na yan siya. Pinalitan ko ng pump. Okay na, hindi na siya nag-overheat. Bago na yung pump, bago na ito. Bago rin yung Dodge Durango.